Mga kaibigan, ito nga ang mga nagigaganapan ngayon dito sa Barangay Bangbang. Nagkaroon ng deputation ngayon na May 12, 2021, alas 2 ng hapon. Pasig News Update. Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Barangay Bangbang. Dito nadatnan ko ang napakaraming mga tao dito. Andito ang grupo ng Bantay Pasig Division, PPMO, Action Line, at meron din mga itong mga nakikita natin na ito ay demolition team ng lungsod ng Pasig. At ngayon nga ay nabalita ko na meron na isang demolition na magaganap nga dito sa lugar nitong Bangbang na ito. Mga kaibigan, itong nakikita natin na isang parang bahay dito ay isang guardhouse ng isang kumpanya nga dito na sinasabing nasakop na ang sidewalk, kaya nandito ngayon ang team para gibain ito. Mga kaibigan, itong isang kumpanya na ito ay pag-aari ni Mr. Lau dito sa Barangay Bangbang nga, na kung natatandaan nyo, yun na video ko noong last year na dito nga napasugod si Mayor Vico Soto sa dahilan na nagharang sila ng isang crane sa kalsada. At ito, makikita natin, nag-uusap ngayon ng isa sa mga empleyado ng City Hall at ng attorney ni Mr. Lau tungkol nga dito sa demolition na gagawin dito sa lugar nila. At ito, mga kaibigan, binabasa ng isa sa mga panig ni Mr. Lau o ng kumpanya na ito, yung mga notice na naipadala na sa kanila for demolition. Ito na po yung pinaka-notice natin. Notice lang po siya. Ito rin po. Kasi nung ano pa, nung nakapag-issue na rin kami ng isang notice. Binigyan tayo na 7 days and 3 days. Where's the order po? Ito na po yung order na. Sir, a notice is different from an order po. Para sa ngayon, i-handle na po na. Kung halimbawa, kung hindi demolish. Okay lang po, i-demolish. We will stop you physically. Okay. Okay. Pero, for the record lang po, there's no order. It's just notice. Ito na po kasi ito. Ito na yung notice namin. Three notices po that we received. Yes, may mga notice na namin pinareceive nung una. Yes po, but no demolition order po. Ito na po yung demolition na namin. Sir, to clarify lang po ah. Okay, wala ano na po. Yes, sir. To clarify po, ang definition po ng notice is papaalam. Ang definition ko ng order is kaya binigyan na lang, binigyan namin ng notice na within 3 days, pag hindi, i-demolish pa lang. Yes, this is ito na yung final notice na to demolish. Also po, we have a reply po to the notice. We hindi po naging valid kasi yung reply. Yes po, we were asking for a survey po. For the, kasi the allegation is that it is beyond the property line. Pero po, wala pong binigay sa amin na, kunwari, geodetic survey, I believe, to show the bounds and meets of the property line. Ay, obviously, naka-enclose naman tayo na sa side. So, it is not obvious po, kasi nga po, there's no geodetic survey that was given to us. Ano na lang po, doon na lang i-sagutin na lang po natin yan, pero sa ngayon po, hindi naman. Yes, but right now po, we have already informed you that first, it was not an order, it was only a notice. And second, we have not received a geodetic survey signed by a geodetic engineer to certify the meets and bounds of the property that would justify that it is beyond the property line. No. We will receive it po, yes. The memorandum po, can we have a copy? Since you said the memorandum is the order itself. We are not entitled to a copy mo. Pero ang nagbigay ng order sa inyo, sila po ang hinihingi niyo ng copy. There's no order po, it is a notice po. Yes, memorandum from the building official from me po. Aakin po ito. Kayo po nag-issue ng memorandum? Sila po. Inisyon po nila ako ng memo to execute the demolition. Ito demolish na namin. Ito demolish na. Ito party demolish na ito kasi binigyan na namin ilang days. Para demolish. Para to demolish. Without a proper genetic survey po. Yun ang po. Yes po. Sa amin na, hindi pa demolish. Yeah, that's no problem po. For the record also, that we've also responded na there are many properties that are also yes. Similarly situated. Yes. And also that sa'yo lang kasi yung pinaka yes po, dahil po may drug transaction po na no-witness po dyan sa guardhouse na yan, tama ba? That's why po kailangan tanggalin.
Tama po ba? I guess waiting your... It's a pizza. Sige, paano naman? Sabihin mo yung order na po kami. Sige. So, the order is from Mr. Gentilio? Okay po. To execute po. Pakilibit yung nalang. At ito nga mga kaibigan, sisimulan ng gibain yun na parte nitong guardhouse na ito. Mga kaibigan, hindi naman lahat o buo na guardhouse ay gigibain. Ito lang sumakop dun sa ano, dun sa sidewalk mismo. Nakikita natin dito na ito na nga itong mga nakakulay puti na ito na silang mga gigiba dito at ito naglalagay na sila ng hagdanan dito para maakyat nila yung bubong nitong guardhouse na ito at doon nila uumpisahan ang pagigiba nitong guardhouse na ito. Mga kaibigan, napansin ko rin dito kanina na may mga pulis dito na siyang mga nagbabantay sa mga kaligtasan nitong mga nandito dahil baka rin na magkaroon ng kaguluhan. Marunong ha, yung marunong magtatagad ha. Ha? Abon. Mga kaibigan, kung mapapansin nyo, itong guardhouse na ito ay nakalawit yung parting itaas o yung nakausli yung parting itaas na nakatapat doon sa sidewalk, mga kaibigan. Yun lang parte na nakalawit ang gigibain itong demolition team na ito. Mga kaibigan, itong guardhouse na ito ay konkreto ito. Kung mapapansin nyo ay medyo mahihirapan talaga itong mga demolition team na ito. Kailangan nilang gumamit ng mga maso dito or kung ano pa man, acetylene dahil may mga batal din na nakakabit dito. Subong, anong authority ninyo na ginigiba ninyo ito ngayon? Actually, ang building official ang pinakamaling proponent dito, no? Okay. The building official itself, issued several notices for them to comply. No, as simple as that, na i-remove lang yung encroachment sa side of voluntary. And ang city government naman is very hard naman para magbigay ng leeway para sa kanila. But they ignored the said notices several times. Tatlong notices po bago namin in-issue itong final notice and notice of demolition. Okay. We gave them enough and ample time for them to be able to voluntarily remove the encroachment
para kung sakali may gusto silang masave pa na gamit. Ano? Pero actually, kung makikita nyo naman ngayon, lahat po ng matatanggal natin diyan sa kanilang encroachment ay binabalik po namin sa kanila. Wala kong kukumpis kayo ng ano, ang city government. Unlike sa MMDA po, they consider that as garbage pagka nasa sidewalk po. Pero ang local government ay masyadong maluwag para dyan. Ayun po, itinatabi namin, ibinibigay po namin yan. Ang amin naman, mag-comply sila, sumunod sila sa mga notices. Hindi yung lumaban pa sa gobyerno. Ito yung sinasabi namin na bumuo ng task force kaayusan na yung daanan ng tao ay maging safe. Okay. Hindi natin alam, baka mamaya may dumadaan dyan o may nagpapahinga dyan, may biglang bumagsak. Okay. Kasi nga, naka-encroach sa sidewalk. So yun lang naman, ayaw nilang sumunod. So we have no other recourse but to remove that na ang city government na ang nag-execute ang remove. Yung sinasabi po ba ninyo na isasaulit ninyo sa kanila ay yung mga steel bars at iba pang mga yes po, definitely po. Definitely. Hindi yan kukumpis kayo ng city. Unlike yung sinasabi ko sa MNDA po kasi ang lahat ng confiscation items ay hindi na po ibinabalik. Yes. Inadala nila sa Marikina, sa Tumana kasi po, they considered all that a garbage na daw. Okay. Ito po naman po yun, mayroong ordinansa ang MNDA. Pero sa local government po, hindi po ganun. Okay. Para lang mapakita namin sa kanila, sincere pero ang lokal na pamahalaan ng Pasig, eh lahat po lamang na nakaharang, nakasagabal sa daanan ng tao, pedestrian, at kalsada, talagang tinatanggal namin. And kung meron man silang gamit doon, ibabalik po namin yan ng walang bawas na lang. Ayun. So, meron po that tayo ngayon dyan, the commission na from... Actually, yeah, ang hawak dito is the order from the city administrator. Okay. Saka sa building official na... since itong company na ito o yung may-ari nito ay hindi po nagko-comply, so ayaw niyang makiisa sa pamahalang gobyerno na ayusin yung kakalsadahan at mga sidewalk. So kinakailangan ko pong i-implement yung final notice of demolition na ito. So hindi po, walang maniniwala sa mga sa aming taga-gobyerno na talagang seryoso po tayo na liniisin itong mga sidewalk na ito. Ito po ba ay sakop pa rin ng Auckland Kaayusan na programa? Kasali po. Ito po yung sakop ng Auckland Kaayusan. Pero ito din po ay sakop ng talagang mga monitoring everyday natin ng clearing operation po. Yung mandato po ng aming opisina na inutos po previously ng DIT po sa talagang clearing operation po ng lahat ng sidewalks and pedestrians and streets. Okay. Sir, pagdating po ba ninyo dito, ay agad ninyo itong dinimolish, di ba? Or binigyan pa rin ninyo sila ng pagkakataon? Hindi po. Actually po, nung dumating ang grupo dito, no, the representative of the building official approach, no, yung kanila pong management, binigyan po namin sila ng inapin ang full time para makiisa sa amin. Yes. Na sila na lang ang mag-voluntary, tutulungan na lang sila ng aming operatiba. Pero despite of that, ang ginawa po nila, kinwestiyon po yung authority ng gobyerno o ng lokal na pamahalaan ng Pasig para alisin yung sagabal sa side. And I don't think na may authority sila para questionin yung pagtatanggal ng LGU doon sa mga nakaharang o naka-encroach sa sidewalk. Trabaho po namin yan. Okay, sir, ipapakita mo natin sa camera yung sinasabi niya ng crossman. Ito po pa yung sinasabi niya. Ginigiba nga yung sinasabi. Ayan po, ang tinatanggal natin dyan is yung parking naman ng sidewalk na naka-encroach sila. Maliban doon, wala mo tayong tatanggalin yung kalahati o all the support ng kanilang takat. Eh, hindi po natin tatanggalin yan. Yung lamang pong naka-encroach sa sidewalk na kinukonsider ho namin as danger area na po. Oo. Sir, kung maalala ko, ito pa rin yung pinag-uusapan nyo nung nakaraan na nagkasago sa nagka-diskusyonan si Mayor Vico at si Binong Selwin Lau. Tama po ba? Ang alam ko, meron silang pinag-diskusyonan ay iba po. Okay. Although kasali ito sa naging parte ng usapan sa pagkat may encroachment, yun yata yung tungkol yun dun sa kanilang allegedly pagkatayo ng mga structure na walang necessary building permit. Okay. O meron ho tayong mga violation o magandang misdeclaration kung kanilang building permit na in-apply po sa city. Pero ito, klaro-klaro po, sidewalk, makikita niyo ang encroachment na naisama man ito sa naging usapin nila. Pero ito'y labas po doon sa usapin ng kanilang pagtatalo. Sapagkat yung pagtatalo nila is yung demolition doon sa mga, yun ang illegal demolition yung ginagawa nila. Allegedly, dinidemolish nila nang walang court order o walang kahit anong papelyo na nag-uutos, natanggalin yung mga sinasabi nila ng allegedly squatter na nasa property po nila. So, ito po, government area po itong tinatanggal namin. Ayan, nakita natin dito sa ating mga kapulisan para magmintay ng peace and order. Yes po, actually yung mga kapulisan na yan, ni-request lang ho namin yan. At saka sabi nga namin, para masiguro po, no, ang talagang ang advice po namin, no, ng aming department talaga, na ito yung zero talaga, maximum tolerance hanggang maaari po. Kung po pwede namin silang pakiusap at ulit, voluntary hanggang kanina po, pakiusap po ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan po at yung official representative. Hanggang sa kanina po na bago pa po nakapasok at nag-clearing dito,
wala po, ayaw po nilang makiisa at sumunod. So we have no other recourse again but to remove, sir, yung talagang obstruction po dito sa encroachment ng sidewalk. Oh, so may idea ba kayo doon sa naging kaso? Nasampahan ba ng kaso sa Mikulaw? Tulad ng sinabi ni Mayor Vito? Actually po, yung tungkol po dyan, hindi ko huyan maayon sa inyo kasi actually po, ang akin lang po trabaho dito is dinawag ako, minimohan lang ako just to clear and to remove the obstruction, sir, doon sa sidewalk po. Ayan. But doon po sa mga kaso po, siguro it's up to the legal officer, pwede nyo po silang natanong. Okay, salamat sir. Maraming salamat din po. Ayan. Sa inyo. At ayan nga mga kaibigan, nakita na natin itong harapan na bahagi nitong gardens nito na nagibana nitong demolition team. At ayan nga, makikita natin dito itong mga debris nitong guardhouse na ito na mga simento o hollow blocks na nadurog na ay kinakarga dito sa truck ng action line para itapon. Mga
mga kaibigan, ito nga ang mga nagigaganapan ngayon dito sa Barangay Bangbang. Nagkaroon ng deputation ngayon na May 12, 2021, alas 2 ng hapon. Pasig News Update.